For if the inheritance be of the law, it is no more of promise, but God gave it to Abraham by promise. Now wherefore then serveth the law? It was added because of transgression, till the seed should come to whom the promise was made. And it was ordained by angels in the hand of a mediator. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one. Is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law which could have given life, verily righteousness should have been by the law. But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. And heirs according to the promise. Let's pray, Lord. Mga salamat po, Lord, sa inyong salita again. Pagkatalo namin ang matutuhan ng Panginoon na mananampalataya sa inyo ay inyong anak. Panginoon, I pray na makita namin, makilala din namin kung di pa nga siya namin kilala si Abraham, kung paano siya nanampalataya sa inyo, Panginoon. Nawa ay ganun din po kami, Lord, and even better. Dahil sa panahon namin ngayon, dito ang salita, malinaw, ang history po ng Christianity. Makita namin yan. Doon may mga dinaniwala, Panginoon, may kalaban, but still, andun po yung maraming dahilan, Panginoon, bakit maniwala sa inyong salita, sa inyong character, sa inyong mga plano in the future. So, I pray na may pagpapalain niyo, Lord, sa umaga ito matuto. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title po nito is The Children of God by Faith, Part 1. Okay? So, talagang di kaya itong ngayong maga. Tapusin po natin itong buong Galatians 3 kasi napakalagay. Kaya ito po yung pinili ko kabisa doon kasi nga nakita ko siksik na siksik ito. Medyo malalim pero ang daming sinasagot po nito mga katanungan na yung mga Judaizer ngayon at yung mga ibang works-based salvation po ay tatalunin nito. Kaya ang ganda kabisaduhin nyo nito, gusto nyo. At isang bagay pa, so tayo po ay tinitingnan ko kayo lagi pag ano yung next na tinitingnan ko yung mga napag-aralan na natin, pero yung iba kasi of course hindi naman inabutan ng iba ano ba yung talagang kailangan natin sa church, so yung pag-aralan natin. Okay. So, pag-aralan muna natin ngayong umaga, sino ba si Abraham? So, sa chapter nito, paulit-ulit siya nabanggit. Amen? So, marami pong character sa Bible, pero si isa sa Abraham, especially pag pananampalataya, tawag doon sa kanya, actually, sino ba yung the friend of God? Si Abraham pala yan, no? Pero isa sa mga tawag din sa kanya is the father of faith, eh. Alam niya yan. Kasi, so si Brother James na series siya to sa halahala, pero siyempre, basta niya, wala naman doon. So, tinitingnan ko rin yung mga napag-aralan na natin. Nabanggit ko lagi ito, pero this time, makilala natin si Abraham. Amen? So, unang nabanggit po si Abraham sa dating pangalan niya is Abram. So, sa Genesis 11 pa lang, wala naman siyang significant ano. Basta anak lang siya ni, sino? Ni Terah. Yan po yung sa Galatians 11. Katapos po nung, ano yung na-divide yung language? sa Babylon. Babel. The Tower of Babel na kwento. Nagpatuloy yung mga tao doon. So, kung alam niyo po yung kakasunod-sunod ng Genesis, ito po yung nag-umpisa ulit ang Panginoon sa kanyang piniling tao, si Abraham nga po. Kasi nga po, nung sa panahon ni Noah, pinatay niya lahat, so nag-umpisa siya kay Noah. Pero even at that time, may bading na agad, di ba? So, talagang ganun ang kasalanan. Sumusulpot siya, parang kanina ating Sunday school. Pag di po tayo nag-iingat, di po pwedeng sabihin yung kasalanan ay mawawala lang. Basta mag-gather na tayo pag Sunday. Hindi ganun yan eh. At alam natin yung mga tinutukoy natin laging, tinigata natin mga kulto.
Minsan, kahit ako ng batang Kristiyano, yun ang tatanong ko sa sarili ko, pambihin ang laking church nito. Tapos sabihin mo, compromise. So, nagagaling yung utak ko, no, kasi nga, kasi sa laki nito, siguro, pwede mo magkamali ito. Nakita niyo ba yung Catholic na lahat ng department, meron silang sariling order at organization na lulusot ba dito yung post-doctrine sa sobrang, ano, di ba? Pero ngayon, nung tumatanda ako siya, no, yung pala nakita ko, baliktad. Pag di sa pananampalataya, tiwala ka talaga salita ng Diyos sa Diyos. Hindi yung organization ng tao na, kaya ni-structure nilang ganyan kahit sa amin po sa trabaho. Ganyan, ni-structure as para yung organization, magawa nila yung dapat nilang magawa. To the point na, hindi madali, no? Pero, nusubukan nila na, of course, hanggat maaari sa mga company na para madaling kumita, of course, gusto naman natin yan. And then, maiwasan, of course, yung pagkalugi, and then, basta, basically, pag ano, profit, no? Yan naman ang ano dyan, eh. Hindi naman masama yun. Pero sa church kasi, iba to eh. Hindi naman to something na para kumita lang, okay? So, kaya nakita kong fault ng mga natapos na tayo sa ating Baptist District Seminar, tsaka sa Church History Seminar, kung andun sana kayo, so alam niyo sinasabi ko. So, yun. So, ngayon, alam ko na, kaya tinuro ko din sa inyo na yung hindi ibig sabihin ng malaking organization ay maayos. Okay? So, ba't ko nasabi yun? Yung tanong. Nasaan na ako kanina? Kay Abraham. Ayan, so yun yan. So, yung sa panahon ni Noah, nag-umpisa kay Noah, pero nakulang pa rin. So, hanggang dumating nga yung ang pangako ng Diyos, hindi na ulit gugunawin eh. Sa magitan ng tubig, okay? So, may iba siyang paraan na yung ginawa, okay? Hindi na katulad nun, na sa isang grupo lang ng tao, siya magisimula at yun lang ang pipiliin niya. Hindi eh. Makikita natin mamaya sa Galatians 3, ang gusto niya talaga is pagpalain ng buong mundo, lahat ng tao. Kasi hindi naman siya yung tipong, ano yung alam niyo religion na, parang tapos natin sa, ano, di ba, oligarchy, di ba? Gusto na, yung mga ano lang, yung mga magaling lang, yung mga saan nyo. Pag iba na apelido niyan, hindi, mababa na yan. Yung mga ganun kasi, kahit sa mga Kristiyano. So, hindi tayo ganun, hindi ganun ang Diyos. So, ginawa niya ngayon, yeah, iba nagpumpisa kasi Abraham. At ang mali ng mga Hudyo at even mga Kristiyano at mga Baptist niya, ay nagtitiwala sila sa dugo. Ibig sabihin, dahil Hudyo yan, parang Hudyo sa kanila, parang magic word na yan ay chosen people. Hanggang ngayon daw. Okay? So, makikita natin ngayon, hindi sa pamamagitan ng lahi. Baliktad. No? Kaya ang title talaga natin na Children of God by Faith. So, pakilala natin si Abraham, siya ay ordinary tao lang, walang special sa kanya. Pero siya ay kinuha, una po yan si Terah, ay hindi binanggit dito na si Terah ay kinausap ng Diyos. Basta, siya ay naglakbay lang at may gusto siyang paglakbayan. Umalis po siya sa Canaan. And then sa 12 po, dito na nag-umpisa, namatay kasi si Terah, yung tatay niya. At kasama nga si Lot, yung asawa niya, si Sarah. At obviously, marami silang mga servant. But what happened here sa 11, sa 12, kinausap na siya ng Diyos, si Abraham. At sabi sa kanya, masaya natin, ang pangalan niya dati ay Abram. Ay basa, ready, go. Now the Lord has said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Now muna, and I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Ayo. And I will bless them that bless thee, and curse him that cursed be, and in thee shall all families of the earth be blessed. Okay, medyo special yan, di ba? Parang pinili siya at puro bless, blessing, blessing, blessing. Tapos yung kalaban niya ay ka-curse. So, napaka-imagine nyo kayo yan. Na-imagine nyo ba yan minsan? Nangarap kayo. Madalas yan kasi mga palabas, puro ganun, di ba? Hindi naman ako totohanan, basta siya yung special. Kasi ganyan po yung tao pag ikaw ay parang napili, magaling ka. Parang iba yung tingin mo sa sarili mo, di ba? Pero may pagkakaiba po kasi pag ang Diyos na namili, lagi siyang fair.
Yan ang tatandaan nyo, yung mga sanlibutan ngayon, yun nga, ikaw ay napili dahil ikaw ay ganyan, dahil aksidente lang na ano naman yan. Diba? Ganun eh. So, ang kayo ba kay Abraham, ang Diyos ang pumili sa kanya. Okay? Kaya, inote natin yun. Huwag kang magpaka-special dyan dahil lang actually gusto mo. At binibigyan ka na idea na sanlibutan na special ka. Diba? We are all unique like everyone else. Yan ang madalas eh. Ito, ironic yun. Unique ka! Ikaw lang! Katulad nating lahat, tayo ay unique. Totoo ba yan? In a way, totoo. In a way, hindi. Kasi nga, lahat tayo unique. So, ibig sabihin, hindi rin ganun ka-special, di ba? Pero in a way, totoo yun sa biology, di ba? Yung ating fingerprint daw, kesyo, yan daw, ayun. Lalo daw yung DNA. In a way, siya, may pagkakakilala lang tayo. Pero, ang huwag natin kakalimutan, yung parte ng Diyos doon. I mean, yan ang nawawala madalas sa sanlibutan. At sila ay nagmamalaki nang wala naman sa plano yung Diyos sa kanila. Anyway, itong kay Abraham baliktad. Malinaw dito, now the Lord. No? Siyang nag-initiate, pinili na si Abraham. Pero, ang sabi po dyan, pinaalis siya sa kanyang country, sa kanyang mga kamag-anakan. And then, pinalipat po siya ng tahanan. So, application na po agad tayo. Kasi wala po ang ano ngayon, outline. Kasi nagkakabisado lang ako kasi nga. Pero ang ganda pala nung ano, na gusto kong i-share sa inyo. Yung iba doon medyo malalim pero dadaanan natin lahat yan. So, si Abraham, isang ordinaryo na tao. Hindi na nga sinabi kung saan line siya ni Noah, di ba? Pero later sinabi yan sa Luke and sa Chronicles. But anyway, hindi lang na si Abraham ang kalahi ni Noah, ni ano, di ba? Lahat nga kay Noah nang galing eh. Sino ba yung anak niya na pinagalingan daw? Si Seth, Shem. Ano ba? Ayan, okay. Shem, Japheth, and Ham. Okay. So, doon ang laling lahat kay Noah, lahat ng tao na nabubuhay ngayon, pero kay Sem or Shem nanggaling daw yung mga Hebrews. Okay? So, anyway, so, ibig sabihin, gusto ko sabihin doon, yeah, special si Abraham, pero hindi rin. Marami rin sila eh. Okay? So, bakit siya? Well, pinili siya ng Diyos. Okay? Ang sabi dyan, so, pinaalis siya doon. So, anong implication ng pinaalis siya sa isang pinanggalingan niya? Okay? Kaya ito, kung soul winning tayo, dapat naintindihan natin na hindi madali yun. Okay? Na, for example, yun ang sinasabi natin sa mga tao eh. Mali ng religion nyo. O, paano yun? Hindi madali, di ba? May natural implication yun sa akin. Ako, naramdaman ko dati yun eh. So, hindi basta-basta yun. Mayroon tayong pride kung saan ang galing. Kasi yun din ang finifeed sa atin eh, di ba? Kahit ngayon mga yung mabata ngayon, may sumusumpa pa kayo sa Pilipinas, kung ano man yan. Pero binibrainwash na kayo. Ngayon, anyway, maganda. May sense of nationality. So, ano, ngayon, bawat region na rin, meron na rin. Kaya padami ng padami yung ano nyo, sinusumpa nyo, di ba? So, hindi naman kailangan nyo, kasi sa Bible po, wala tayong ganun. Alam nyo ba yun? Siguro natin, yung taga San Mateo, pati may sumpa na rin yung taga San Mateo, na lahat ng santo ay aking, ano, kailangan mo mag-abide doon. Ganyan po ngayon, control is about control. At kung di mo alam yan, kasi di mo yung Bible, well, may biktima ka dyan. At magiging kalabang mo rin yung mga sumusunod lang pala sa Diyos, tapos kaya hindi sumusunod sa gobyerno, for example. Again, tapos lang natin sa seminar dyan. So maganda sumunod tayo dyan kung hindi nag-against sa Diyos, pero pag nag-against sa Diyos, hindi tayo susumpa dyan. Hindi natin kailangan. Anyways, kay Abraham, ganito. Siya ay pinaalis doon. So, isabihin, while mahirap yun, pag sinabi ng Diyos, anong pinaka-lesson doon? Kailangan mo sumunod. Maganda, mas mapapabuti ka. So, again, ang pananampalataya, walang pilitan eh. Kunwari, yan. Sa kanina usapan, sa palda, alam mo, piliting ko kayo dyan. Hindi naman ako bibili ng ano, di ba? Pero iba dito, binila natin para lang maging pamilya kayo, maganda pala, di ba? Di ba? So, hindi na ano ng pastor mo yung susuot nyo, pero salamat, may blessing. Wala kaming sa amin, wala akong, hindi ako binila ni pastor kahit ano. Kaya, actually, may
may mga binibigyan din siya ng. So, para lang masanay kayo sa kanang tama. Ngayon, balik tayo dito. So, yun. So, pag may mga bagay pong mahirap iwanan, ganito lang tatanong nyo. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Okay? Ito yan, mag-church ako ngayon. Ay, may offense sa akin yung aking magulang na hindi naniniwala dyan. O kaya yung aking asawa, kung sino man yan. Ano ba yung tama? Ganun lang lagi, no? So, baka yung aking preaching sa about, ano, bigyan ko ng part 2 yun kasi ang ganda yun, eh. Para sa mga bago, yung, ano yun? In terms of right and wrong. Anyway. So, ganun yun. So, malinaw dito, sinabihan siya ng Diyos, sumunod naman siya. Yun ang maganda, di ba? Andun yung faith, eh. Sinabi sa kanya ng Diyos yon, kahit mahirap, ba't naman ako aalis dito? Dito kami tinanin, dito kami mamatay. Hindi ka naman halaman eh. Ngayon, yung halaman, mahirap iyan na yan. Pero ngayon, may technology na rin. Pero again, kung ang Diyos nga nagsabi sa iyo, mas magandang sumunod ka. At ang maganda dito, meron agad pangako. Okay? Magaling ang Panginoon eh. Kasi hindi, alam niyang hindi madali yung gagawin ni Abraham. Tanong, bakit ba ako alis dito? May ano, what is in it for me? Sabi nga nila. Bakit? Anong meron? Para saan? So, hindi explicitly sinabi dito, pero yung iba, mayroong clue dito na, again, babalikan sa Galatians 3. Sabi dyan, may mga 7 pangako sa kanya na later magiging 1 na lang. So, binasin kanina, so, bakit ka naman naalis? Well, siguro, doon sa pinanggalingan niya, may mga great ano rin doon. Napanood ko yung mga history ng mga empire. Ang galing din eh, pag pinag-aralan mo. Kaya, mga bata, huwag kayong maano sa learning, sa history. Huwag kayong maano. May mga tutunan kayo dyan. Kaya nung inaaral ko sa video na lang yun eh. Ang galing ng mga kahit yung mga Romans, mga Greek. Pag pinag-aralan mo yung paano nila ginagawa nila, paano sila yung mga pangiriya, paano sila bumagsak. Ang ganda rin eh. So, di ko alam, hindi yung sinabi dito kung anong kalagayan nung iniwan ng nation ni Abraham. Pero nakikita ko dito kasi pinangako ng Diyos, mas gagawin siya daw ano? A great nation. So, posible dito, nagkakaroon siya na nakikita niya. Siguro, kung sa anong ba? Pilipinas. Ay, okay naman yung Pilipinas, di ba? Ay, ito paano? May ano na rin, wifi. O ano man yan. Di ba, mababaw, ganun eh. Ano pa ba? Dati nung panahon kasi namin, ganun lang yung kinukumpara. Eh, sa ano, malawak ang kalsada doon eh. May mga kalsada rin dito. Paano yan? Ibig sabihin, may ano ka sa nation mo, pero minsan may gusto ka pang mas ma-attain, di ba? Kaya kinukumpara-kumpara yung mga yan eh. Kaya iba, hindi mo alam, mga ahente pala ng ano yun, ng migration. Oh, minamarket nila. Dati, hindi ko makalimutan yan kasi ba't yung Pilipinas ay umunlad? Kasi parang natin ng seminar pala natin, di ba? So, binibida natin yung Pilipinas. Paano umunlad yung Pilipinas ng panahon na yun? Dahil magaling lang yung isang tao, hindi. After World War II, dahil palibasa, kaalyado tayong ng US, sa palagay nyo, tapos yung mga sundalo doon, nung nakita nila dito, eh sila, pinadala lang dito, nakita lang, ganda ng Pilipinas. Yung iba, nagstay na lang dito. O eh, pag maraming US citizen dito, ano mangyari dito? Siyempre, kaalyado yan, magtutulungan yan, kaya umunlad yung Pilipinas. Okay? So, ba't wala kapunta doon? Yeah. So, yung mga nation-nation po yan, kung medyo mataas ang pangarap mo, katulad ni Abraham, oh, siyempre, yun ba naman, gusto na umalis sa Pilipinas. Bakit? Kasi kesyo, ay, walang kwenta dito, wala nang politika dito, ganyan. So, umaalis, di ba? Kasi nga, ang totoo, kung nasang nation ka, kung maganda yung nation niya, malaki yung opportunity mo umunlad ikaw mismo, di ba? Kaya yun ba, nag-migrate kung saan-saan, unahan ko na lang kayo, hindi lahat ng mga migrate, pinagpapala din. Si Pastor, ganoon kasi naging team dati niya kasi nga may mga naghangad din sa amin. Dami naghangad nun, mga Amerika, ano ito. Yung iba, pinagpala yung iba, hindi. Napasama yung pamilya. Amen? Kaya malinaw dito, hindi lagi abroad ang sagot. Amen? Amen. Sa sabi ni Pastor na naging sabi niya, kahit nasan ka, pwede kang pagpalain ng Diyos. At totoo po yun. Pero sa particular na case ni Abraham, sinabi umalis ka dyan. So siguro possible na nakita niya kay Abraham yung pananampalataya at yung future ni Abraham, masunurin itong si Abraham, amen? Amen. Kaya tas yung bansang kung nasaan siya, may magandang part pa rin doon, pero walang future dito, okay? Kaya sabi niya, umalis ka na dyan, pagpapalain kita,
at ikaw mismo ay magiging great dakilang bansa. Ayaw mo ba nun? Ngayon, kung mababa yung pangarap mo kasi, wala sa iyo yan. Gusto mo maglaro eh, di ba? Pero, pag mataas ang pangarap mo, di ba, nakita mo yung potential mo. Kasi nakita mo, maka-Diyos ka, tas yung karamihan dito sa paligid mo, ayaw sumunod doon, baliktad pa. Anong gagawin mo? Sinabihan ka pa ng Diyos, umalis ka, alis ka talaga. Amen? So, again, dito sermon about migration, ha? Nung panahon nila, hindi rin madali mag-migrate. Ngayon sa panahon natin ngayon, madali na. Pero yung kalaban natin ngayon, global din. Nire-reach din nila kahit saan. Ginaya nila yung Christianity. Ganun yung Christianity. Kaya ang dami missions dyan. Kaya nag-spread ang Christianity dahil dito, preaching yung salita ng Diyos. So, ngayon, makalaban natin, pinipreach din yung kalokohan nila. So, gusto ko sabihin, again, hindi ko sinasabing umalis na kayo dito ang mag-migrate ko saan. Actually, the opposite nga. Okay? So, isang mga pangako sa kanya, I will make thy name great. Sisikat pa siya. Thou shalt be a blessing. Mayiging pagpapala ka. Hindi lang sila pag... Kasi pag namigay ka ng kunwari, nagbigay ako ng cellphone, ay, blessing yun ha. Pero mawala yun eh. Ang sabi doon, ikaw yung magiging pagpapala. Nakita niyo yun? So, paano nagiging pagpapala ang isang tao? Pwede rin, siya yung nag-share ng ano man yan, knowledge or ng kung ano, pagkain. Pero yung talagang blessing siya. Mamaya, muna tayo dun. Galatians 3, no? So, imagine nyo lang, paano siya magiging blessing? Alam niyo yung kwento ng Old Testament and New Testament. May idea kayo. And I will bless them that bless thee. So, hindi lang sa kanya eh. Pag may mga tao doon na pinagpala nila sa Abraham, ibig sabihin, kinaibigan nila, blessed nila, binibigyan nila, tinoprotektahan nila, kay naibigan sa Abraham, yun mismo mga kaibigan na yung pagpapalain din. Nakita niyo yun? So parang virus na positive, nakakahawa. And curse him that cursed thee. So pagkalaban nila si Abraham, kakalabanan sila ng Diyos. Okay? So ang ganda, di ba? Para siyang may protection. And in thee shall all families of the earth be blessed. Wow, edi buo na. So lahat na pagpapalain, sa pagtinignan mo to, oo. Pero later meron yang limitation din. So sana gusto ng Diyos kasi lahat maligtas, sinabi ko na, sa kaligtasan. And then sa, kasi yung pinakamagandang blessing, di ba, maligtas ka. So pero obviously, hindi yung pilitan, and therefore yung mga ayaw, hindi pagpapalain. So yan ang po yan, yung pinakasummary, yung si Abraham, ordinary person, pero pinagpala ng Diyos, sumunod naman sa Diyos. At isa na lang sa pinaka-highlight, pag sinabi mong Abraham, ano yung, ito yung una, pinangako, pinili siya ng Diyos, pinangakuan siya, at sumunod naman siya. Yung dalawang other things na sabi natin maaalala natin kay Abraham, sino yun? Ano yun? Una, si Sarah, di ba? Wala siyang anak, tapos nagkaanak sila sa matandang edad. Okay? So, lagi rin kinokotya sa... So, anong yan? Nanampalataya siya sa Diyos na sinabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak ka kahit matanda ka na. Naniwala siya at of course, pinanganak si Isaac at tuwan-tuwa sila. And then yung another, yung last. Kung saan siya sikat na sikat? Yung in-offer niya naman si Isaac. Kasi si Isaac ay malaki na, salamat, blessing. Tapos papa-offer sa kanya. So, parang baliktad. So, in-offer, patayin. Papatayin at susunugin. So medyo kakaiba, di ba? Pero ang turnout doon po ay ano nangyari doon? Bukod yung sinagip niya si Lot, no? Iba pa yun, di pa yun na masyado ano eh. Okay, ito na yung nagkaanak siya at syempre yung kasalanan din nila, no? Sa atay, si Hagar. Nagkaroon siya ng anak sa labas, pero pinagpala din ng Diyos, pero pinalayas. Pero, kung sumunod din naman sa Diyos si, sino ba ito? Ismael, wala namang problema, di ba? Kasi ang Diyos ay hindi nagtatangi sa lahi. Anyway, nagkaanak na si Abraham, and then, yung Sodom and Gomorrah, okay? So, pero medyo kay Lot na yan eh. So, yun na, in-offer niya si Isa, okay? And then, punta na tayo ngayon sa
So, history pa rin. Sinong anak ni Abraham? Si? At saka si? At saka si? Ayan, di natin ka bisado yung iba niyang anak, no? Kay Ketura. Kaya tingnan natin. Ito. Kasi nga, hindi na natin gusto minsan mga preacher, hindi na gustong itouch yun eh, kasi mali, di ba? At marami pa po siyang anak, pero ako tatouch natin kasi nga, kailangan maitindihan natin, hindi ang Diyos ay dahil sa anak ng kung sino. Ayan. So, sa 25, magkaroon pa siya ng anak, namatay na si Sarah eh. So, hindi masama, di ba? Pero nakita natin, ang dami niyang anak. Ilan ba ito? 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, puro lalaki pa yan, no? Hindi wala kung may babae pa siyang anak. So, ang gusto ko lang point dito, hindi dahil sa anak-anak na Abraham, okay? Kasi ito, anak niya rin, eh. Ang pagpapala ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Later, makikita natin. So, patana natin. Hindi pala. So, sinong anak niya? Si Isaac. Yung pinasa yung blessing kay Isaac, ni si Isaac, ang anak niya si Esau, and then si Jacob. Dalawa lang yan, twins. Siguro fraternal yan, no? Anyway, yung blessing pinasa kay Jacob, si Esau kasi ay, sabi sa Bible, siya ay, yung tawag sa kanya, carnal, hindi lang carnal, sabi doon, yung dinispice niya yung kanyang birthright. Ano yung term na binigay sa kanya? Hindi pervert, sabi doon. Profane, yan ang sabi sa kanya sa New Testament, no? So, hindi maganda yung ano kay Esau. Pero, nagbati naman sa ni Jacob, pero hindi maganda ang halimbawa sa pananampalataya. So, yung blessing ay pinasa kay Jacob, and there, si Jacob naman, siya na yung nagparami talaga. Okay, so, ang legitimate wife niya, dalawa lang, pero nagkaroon siya ng anak sa apat. Okay, huwag natin gagayahin, ha? So, nagka-problema rin siya. But anyway, blessed pa rin ng Panginoon yung kanyang lahi. To Jacob, doon pumunta po yung nagkaroon siya ng 12 tribes, 12 sons muna yon, pero in-exempt si Levi, pero si Joseph ay dalawang anak, binilang sa mga anak ni Jacob, so 12 pa rin. Okay, so doon na dumami sila, naging tribes, and then naging bansa na talaga, doon sila parami. So, ngayon, ano nangyari sa, ngayon, hanggang matapos yung Old Testament, yun na yung kwento ng mga Israelites, and then nahati yung Israel, Judah, and Israel, and then nasakop sila, nakabalik, and then nasakop ulit. So, punta tayo ngayon sa New Testament. So, mayroon pa rin bang significant ng kwento ni Abraham? Well, yes. Yung binasa natin dito, hindi ko ngayon umpisaan sa kanina, pero ngayon umpisaan natin. Okay? So, ano message ng Galatians 3? Si Abraham po ay binigyan ng ayun nga, sabi kanina, your name shall be great. Sikat po siya. At kahit mga Hudyo at mga Islam, mga Muslim, siya ay tinuturing at na sa kanilang meting prophet. Okay, so totoong ano to. May kasikatan siya. Pero kanina talaga yung pagpapala, yung tanong. Hindi ko sinasabi ito dahil Kristiyano tayo, kaya sabi Kristiyano. Kasi may kita natin ngayon, marami na rin Kristiyano, hindi na Kristiyano, mga kulto na eh. So, makikita natin yung pagkakaiba ngayon. So, balik na tayo sa Galatians. So, natapos natin sa Friday Bible study. So, later, babalikan natin to. Romans and Galatians. But anyway, ang kwento na po dito, again, yung mga mananampalataya ng kay Jesus Christ, sila ay may problema. Sila ay may kalaban. So, sila ay sinusubok. Bukod kay Paul, may kalaban si Paul. So, inuusig siya. Pero lalo yung mga taga-Galatians din, pumapasok po yung maling katuruan. So ito po yung, pag ibinasa nito kanina, nirecite natin, yung lagi niyang pinaghahambing at pinagko-compare and contrast. Ito pong spirit, and then the works of the law. Ano pa yung dito? By faith, dito naman by works. The law, spirit. Ano pa? Justified, ito ay condemned. Laging ganun po yan. At obviously, may kinalaman sa kaligtasan at even after ng kaligtasan. Kaya ngayon, nung umpisa dito si Paul, medyo naasal siya sa mga Galatia kasi pumasok eh. Kaya po ako sa inyo, kaya binigyan natin sa halahala, no? So kayo ngayon ay tinuturuan. So obviously, may expectation after kayo matuluan na matuto kayo at i-apply yung mga napag-aralan. Okay, kaya po kunwari, si Juliana, bigla na lang umatend sa Pentecostal.
Ano sa palagay mong gagawin ni Pasto? Matutuwa? Magagalit? Ang hirap sabihin, diba? So, yun na may maaasaw. Kasi katulad dito ni Paul, eh, tinuruan sila eh. Alam mo si Paul, gano'ng ka-addict yan. Inaral niya sa kanya, tinuro. In-apply niya sa buhay niya, sa kanya, wala siyang halos masabi sa kanya. Kung may pass siyang hindi maganda, iniwanan niya yun. Ang nakatutok siya sa ministry, sa mga tao. Eh, tapos may mga taong mga maluloko lang. So, kaya may magpagkaasal siya doon sa Galatians 1, itong first chapter dito, nadamay pa si Barnabas sa kasi si Pedro, nag-away pa sila. So, sana nakikita natin yung intensity nitong ating pinag-aaralan ngayong maga at hapon, okay? Kaya sabi niya dito, "Hoy! Baliw ba kayo? Ano yung foolish? Naloko na ba kayo?" Ang bigat nun, di ba? Parang sabi mo, kaya sa aming mga pasto, parang ayaw nila masasabihin ng ganun. Kasi nga naman, mabigat eh. Kasi nga, buong buhay na nila, inaayos nila yung buhay nila, which is good. Kasi pag may nakapasok talaga ng false doctrine, parang minsan hindi sila makapaniwala. Kaya ang ginagawa ni Paul ngayon, at dito sa ginagawa natin, eh, binibigyan natin emphasis pag nagkamali, bibigyan natin yung kalampatang para maintindihan ng tao, either language yan ang medyo matindi. So, ganun din po dito. Kaya sabi niya, "Hoy! Naloko! Sino ba naloko sa inyo?" Yan, di ba? Kaya sa Jehovah's Post Witness doon, nasabihan natin, eh, kasi mga batang Kristiyano, daling matangay. Dito naman, ay active daw yung mga iglesia ng Manalo naman, kaya sinasabi ko lang lagi sa mga nakikinig sa atin, gusto nila, tanong mo agad, si Kristo ba'y tao, Diyos? So, tinutulungan ko na yung tao, hindi ko sila pwedeng pilitin pumunta dito. Kaya binibigay sa mga katotohanan, at kayo din, hindi nyo alam eh, salamat kayo, dito kayo ngayon, siguro dahil sa influence ng kaibigan nyo, ganyan-ganyan. Diba? Pero pag dumating yung katulad ng yan dito, for whatever reason, nakapasok eh. Diba? Ganun siguro. Kasi, lalo sa panahon nila, dami. Kahit mga galing yung tagapagturo, ang bilis nung ano, dagsa ng tao. Papasok. Hindi nakasunod yung mga ibang dapat magturo. Kaya, again, ha, tutok po kayo. Ngayon, okay-okay pa tayo. Malakas pa si Pasto, kahit paano. Eh, paano pag laki-laki natin? Kayo-kayo na yung magturo. Eh, kung hindi kayo masyado nakuha yan, anong gagawin natin? Tapos baka iba sa inyo, kalaban pa, iba, ganun daw eh. Andyan lang, pero nagtatanim na pala ng sama ng loob. Hindi totoong natututo. Go with the flow lang. Alam niyo ba yung go with the flow? Parang inagos lang. Kaya naman akong dito. Kasi dito sila ngayon eh. Diba? Nanay, tatay ko. Pag laki-laki ko, may pera na ako. Mayroon sariling utak. Gusto ko ako yung bida. Hindi natin alam. Okay? Kaya, yeah, yeah. Ang magsasalba lang sa inyo at sa church, yung salita ng Diyos. Okay, so tuloy natin to, ha? Isa-isa na natin. Kaya sinasabi ni Paul dito, parang naloko na ba kayo? Unang tanong niya, sinong naloko sa inyo? Sa atin, kahit sa, ang, ako, pag sa nakipag-diskusyonan ako, yun na sabihin ko, kanino mo natutunan yan? Diba? Kasi magkakaroon ka ng clue agad, eh. Hindi pwedeng pagsinungalingan yun. Kung gusto mong sinungaling, eh, di alam mo na agad na saan ka pupunta. Sa mali. Eh ngayon, sige, sino mo nagturo sa inyan? Si ganyan po, yan. Kaya ganun din ang banat ni Paul. Sino ba yan? Alalahanin mo, sino ba yan? Diba? Kasi kung baka kung sino lang, kung may naging bagong member dito, umatin, tapos nagmarunong, tapos kinakausap kayo behind my back. Diba? Nangyayari po yan. Ayan, friends tayo, kunwari, Kristiyano. Kahit Kristiyano talaga, pero may iba palang agenda. Hindi mo alam, diba? So, kaya mag-iingat. Kaya yun, tanungin muna sino ba, anong klase ba yan. At nakikita dito, that he should not obey the truth. So, nangyari sa kanila, nung sila'y pinasok ng sa kanyang bewitch, ibig sabihin bewitch, alam nyo na, parang kinulam eh. Okay, pero nakukulam pala yung doktrina. Yes, spirit yan eh. Kaya sabi ni John, ano, try every spirit whether they be of God. Hindi lahat ng spirito ay sa Diyos. May mga bad spirit. Okay? Okay, sabi dyan, o paano kayo in-enchant yan? Binola or niloko yan? At ang resulta, hindi na ngayon sila sumunod sa katotohanan. Yung sabi, oh, that you should not obey the truth. Ito yung katotohanan, niloko kayo ngayon, ito yung katotohanan, hindi nyo sinusunod. Ganun po yan, parang diskusyon natin kanina sa palace, sobrang simple lang yan. Kaya yung iba sa inyo, I'm sure,
Kahit malinaw na tinuturo yan dito, may narinig kayo sa iba, eh, hindi na masyado importante yan. Kahit dito, tinutukan na natin, may ibang nagturo. Amen? Na iba, katuloy mga pastora. Oh. Lalo yan. So ngayon, tinuturo sa'yo yung totoo, may tinuturo sa'yo ng mali. Kaya ganun yung binabanata ni Paul ngayon dito. Sino ba yan? Hindi nyo sinusunod yung katotohanan eh. Oh. Ngayon, pasok naman. Oh. May isang katotohanan siya na unique, di naman sa unique sa Galatians, pero definitely daw, sa mga Galatians, alam na alam nila to. Ano nangyari? Na nakita daw nila si Kristo ay talagang crucify. Okay? So, hindi ko alam kung nag-aaling ba't may mga member doon, nag-aaling sa Jerusalem, hindi ko sure. Pero, still, kahit hindi nila nakita yun, ibig sabihin, alam na alam nila yun sa history nila. Amen? Parang yung usapan natin sa government seminar natin, yung mga nakitang talagang kaya ngayon, may mga sa Marcos, hindi na alam, ano, martial law, okay lang yan. Kasi hindi mo naman nakita yung epekto nun eh. Kaya, ang daling magbida dyan. Pero yung mga nabiktima, alam na alam nila. Ngayon, kaya nga, na mamangha ako, yung mga nakaranas ng martial law, ba't parang gusto niyo pa martial law? Nakita niyo na yan eh. Hindi, umunlad eh. Umunlad ba yun? Tingnan mo yung, hindi, yung mga Korean eh. Siguro, in a way, pang Marcos, biglang gumanon eh. Dapat nakita nyo na yun. Epekto, ayaw nyo na dapat nun. So, ganun yung mga taga-Galatians ngayon. Eh, nakita nyo si Kristo pinatay. In-offer pa sa kasalanan natin. Tapos, babalik kayo sa works of the law. And then sa works of the flesh. So, kaya hindi makitin, ano, ligtas ba kayo? Yun ang tanong nyo sa ano eh, sa chapter, ano ba yun? Sa ibang chapter. Limutan ko, hanapin na nga natin. Ay, sabi niya eh. Chapter 2 ata yun. 4 na pala. Okay, so yun. So, nabanggit niya na, napambihira kayo. Mukhang hindi kayo ligtas, ha. Parang ganun. Parang nasayang lang ata, di ba ako? Minsan, pag may mga umalis dito, ay alam niyo na yung banat natin dito. Ganun na lang. Paano magturo dito? Tapos, yung isip, hindi niya ba naintindihan or inayawan niya pa kahit gaano kalinaw sa Bible? Ganun lang yan eh. Si Paul, kaya gano'n, medyo nagtataka na rin sa mga taga-Galatia. I mean, obviously, hindi lahat. Pero pag ina-address siyang ganitong problema, malamang sa hindi, malala na yan. Okay? At talaga nababahala siya. Okay? So, tuloy natin, ha? So, alam na alam niyo naman si Kristo, pinatay para sa inyo. Anong significance nun? Anong alam niyo soul winning natin? So, dapat di ka nagtitiwala sa laman kasi hindi ka naman naligtas sa pamamagitan ng gawa na gumawa ka ng mabuti. Saka ka naligtas, eh. Ito na yung tuloy-tuloy dito. Sabi dito, this only would I learn of you. Sige, sabihin nyo nga. Ibig sabihin lang nun, this only would I learn of you. Gusto kong malaman. Tatanungin ko kayo. Tinanggap nyo ba ang Espiritu sa paggawa ng batas? So, yung batas maganda yan eh. Pero, paano kayo naligtas? Ginawa nyo yung batas, tapos naligtas kayo. Ganon. Yeah, pinapaalala niya. Ganon din tayo minsan dito. Kung meron dito nagmamalaki, kunwari, sabagay, wala sa inyo dito kasi nga, naturuan kayo eh. Pero for example, sa dami natin, sa meron dito nagtuturo na, oh, yung Israel, supportahan natin. O kaya, yun nga, magsisilat ng kasalanan para maligtas, yun yun eh, sabi sa Bible. So, ha? Sino turo sa inyo yan? Kaya tinatanong niya ngayon yung tao, ito kasi sinulatan niya eh. Para formal. O sige, sagutin mo yan. Tinanggap mo yung Espiritu na yung gumawa ka, naglingkod ka sa Diyos. Hindi eh. Nakinig ka lang. At tinanggap mo yung narinig mo. Mamaya uulitin ulit yan. Kaya sabi niya dito, bobo ba kayo? Parang ganun yung tanong ni Paul eh. Diba? Ngayon, pag tayo nag-soul soul winning, huwag niyong didikdikin. Pero mapapansin niyo rin yan. Kanina sila mismo sumagot eh. Diba? Kaya tayo inuulit natin. Okay. Aligtasan, regalo, di ba? Opo, walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Sige po, pagdating mo sa bandang dito na tinatanong na kailangan mo magpabaptize, parang maligtas, kailangan mo magtabaho. Opo, di ba? So, nalilito pa. So, inaalalaya natin. Pero ito kasi ang ini-imagine ko dito, mga matagal lang member ko. So, napasok sila ng false doctrine at nalito na rin sila. Okay, kaya ano daw yung gamot sa kalimot pag nakalimutan?
Paalala. Okay. So another question. Kayo'y nag-umpisa sa spirito ngayon. Na perfect kayo ng flesh. Ibig sabihin ng flesh, yung parang yung works of the law. Kasi ikaw ang gumawa, ikaw ang magaling. Kaya ako pagpapalain ng Diyos kasi ako ay magaling at masipag. Maganda naman yung masipag, pero dapat according pa rin spirito ng Diyos. Yun ang pagkakaibang malaki. Amen? Kasi ganito po yan. Kaya lagi sabi yung mga napansin ko sa mga naglalaki, yung especially Baptist. Yung mga outside ng Baptist, hindi natin kailangan pag-usapan yun. Pero even mga Baptist, mga ligtas na nung umpisa, bakit pa sila naliligaw? Kasi nagtitiwala na sa iba. Pag lumaki na sila, nag-umpisa sa maayos, and then, pinainan lang ng kalaban, yumaman lang, nagmayabang na. Tapos iba na yung tuturo. Dito ka nag-umpisa, dito ka pinagpala, bakit ngayon? Anong pinapasok mo? Nakuha mong kaninong sa sanlibutan mo yan. Sisiyip mo, nakuha yan eh. Kay G12. Diba? May ginanong kami eh. Kasi basta medyo mabait lang eh. Hindi ko rin alam eh. Kasi yung bait minsan dapat balance din yan eh. Yung isang kasama namin, naging G12 na. Ewan kung inaral yun ako, hindi ko pa alam kasi yun. Naalala niyo ba yung G12? Mga gunggo na yun. G12, Disciple of 12 yun. D12, G12. Basta mga prosperity gospel yan. Si Jogs, naalala niyo yun. G12 member po yun, may habang yun. But anyway, ganyan po yan, kahit yung ibang Baptist, pinapractice na ngayon yun. Ay, may napanood ako, yumaman daw sila kasi matigas ng mukha nila, puro pera pinag-uusapan nila. In-adapt ngayon ng ibang Baptist, ay, yumaman din. Ngayon, ano yung nagpayaman sila? Pwede mo sa pagpapalan ng Diyos yun at in-adapt mo yung turo na sanlibutan? Sige nga. So, ganun din ang tanong dito ni Paul. Sabihin natin, pinagpala na kayo, anong kumilos sa inyo ngayon? Yung laman nyo na, dahil magaling na kayo, ganon. Eh sabi niya, wag, mag-ingat kayo. Pag kayo ay dinadala na ng laman at the works of the law, kasi again, ang kwento po dito, bumabalik po yung mga turo ng mga Hudyo sa kanilang mga Kristiyano na. Kaya nga nag-away si Paul, tsaka si Peter, tsaka si Barnabas. Especially Peter, okay? Kaya, move on tayo. Sabi dyan, have you suffered so many things in vain if it be yet in vain? Sabihin, kasi nagtataka na ito. Walang kakwenta-kwenta yan. Kaya, again, literal muna. Pag sinabi, have you suffered so many things in vain? Ang dami nyo namang ginawang walang kakwenta-kwenta at walang nangyari. So, kasi parang pinapaalala niya, kaya tayo pinagpala sa church, sumunod tayo sa Diyos. Hindi ka baliktaran, dito baliwala. Ngayon, ba't kayo gumagawa ng walang kwenta-kwentang bagay? Yun ang tanong ni Paul. Alalahanin nyo, balikan nyo yung ating roots. Paano tayo na-establish sa church? Hindi yan walang kwenta-kwenta. Ngayon, kaya bakit ganyan yung takbo ng tanong niya? Kasi nga, parang masanay na atake sa mga bagay na walang kwenta-kwenta. Ito pong mga preaching, kahit again sa mga Baptist pumapasok, yung mga salitang, again, wala na sa Bible, na pero parang nasa Bible pa rin. Minsan nakapakinig ako ng ganyan, sabi ko, may tama, kaso parang may mali, ramdam mo eh. Diba? Patulad ng mga pagpapalain ka ngayon ng Diyos, claim it. Mga ganun, mga Baptist, ganun, Pentecostal ang galing. Tapos, ganun, basta magpapalain ka ng Diyos, that's type amen. Ang dami na mga amen to. Sandali, ganun ba ang turo ng Diyos? Gawin mo yung kalooban ng Diyos, aralin mo, gawin mo. And then makakaasa ka, sigurado yung pagpapala ng Diyos. Hindi yung ikiklaim mo lang. At para lang kayo sinasight, no? So, ganun ang banat ni Paul dito, kung naitindihan nyo. Wala ba kwenta pinagagawa niya? Ang dami na, nasanay na kayo. Kaya ang tanong niya, if it be yet in vain, wala nga ba talagang kwenta? Kung may natutunan kayo, wala ka kwenta-kwenta, hindi sa Bible ang galing yon. Huwag nyo nang ituloy. So, ito yung magandang banat. Sa verse 5, sabi niya, oh, sige, example na naman. Alalahanin nyo, sino yung nagturo sa inyo, pinagpala kayo ng Diyos sa totoo? So, alalahanin nyo yun. He that ministered to the Spirit. Mga preacher po yan, na totoo, lingkod ng Diyos. Alalahanin nyo. At worketh miracles among you. Okay, grabe kila. Yung picture nyo na isang tao na ginamit ng Diyos sa inyo. Okay, 20 years ago. Anong ginamit niya? Sabi dito, do we think by the works of the law?
parang mga Hudyo ba yan na nag-offer-offer ng kung ano-ano, and then pinagpala tayo din sa natutunan natin salita ng Diyos dahil nag-offer sila ng kung ano-ano dyan. Ay, mga Catholic kami dati, ang daming mga seremonya niyan eh. Naka-bless ba kayo doon? Nakilala niyo ba si Jesus nung mga pinaggagawa nila? Yan, baliktad nga eh. Lalo kang nagdidig-dip sa parang nakababaon, yung gusto sabihin, sa kamalian. At inayayakap mo yung mali. Paano yung ibang tao? Sinabi mo na sa Bible, tinignan, pinakita mo na galit ang Diyos sa mga ribulto, tapos tuloy pa rin. Sa palagi, paano nangyari yun? Paulit-ulit yun. Ipaparada pa nila yun. Diba? Kahit matrapit yung tayo, diba? Wala silang pakialam eh. So, kaya po, huwag kayong... Kaya pinipreach natin yan. At least yung mga bata, alam nila yan eh. Habang di pa sila natataniman ng mga demonyong mga doktrina. Amen? Amen. So dito naman, sabi, alalahanin nyo, paano kayo pinagpala ng Diyos? Paano kayo naligtas? Paano kayo pinagpala ng salita ng Diyos? Dahil gano'n, mga posisyon, hindi. Diba? So nakakonvict na po itong mga tao na ikinig sana dito at na yung ibang kailangan palalaan, naalala nila. Kaya sabi dyan, even, dito na pumasok si Abraham. Kasi po itong mga audio, alam kilala nila si Abraham. Paano nga ba pinagpala si Abraham? Dahil nagsipag at pumatay ng maraming tao, paano siya sumigat, paano si Muslim, si... Ganun ba umigat si Abraham? Hindi. Alam nila yung kasi scriptures, alam, ba't na-preserve sa panahon nila yung Old Testament at hanggang sa ating ngayon. Kaya sabi doon, ano yung picture talaga ni Abraham na talagang pinagpala siya ng Diyos? Eh, di ba gano'n siya, meron siyang mga soldier eh, yung sinanin si Abraham. Sila. Pero maliit na bagay yun eh. Nakilala talaga siya sa pananampalataya. Amen. Kaya sabi nyo, kagaya nga, even as Abraham believed God, kagaya ng si Abraham, ay nanampalataya sa Diyos. At sabi nyo, pagkatapos siyang manampalataya, dun siya pinagpala. Diba? Dun siya nakilala or siya kinilala na siya ay matuwid. Hindi sa paggawa ng kung ano nung nanampalataya muna siya. Okay? So kaya yun ang pattern natin ngayon. Eh sabi dyan, know ye therefore, inuulit lang niya para malinaw, na silang mga nananampalataya, sila nga ang anak ni Abraham. Ito yung magandang statement na pangontra sa mga Judaizer at mga absadong belief sa Israel. Sino ba sila? Anak ba ni Abraham? Oo. Inasagot dun. Kasi yung mga sabi, may kilala akong, marami ang kilala. Pag mga Judaizer, pro-Israel, pag sinabi mong, hoy, sino ba people of God? Eh, siyempre mga Kristiyan, yun ang sabi sa Bible. Kaya sabihin yan, eh anak ka ba? Hudyo ka ba? Ganyan ka pa yan. Hudyo ka ba? Ay, salamat at hindi ako hudyong katulad nila. Pero yes, sabi sa Bible, tayo ang mga tunay na hudyo. Okay, basahin natin sa Romans 10 ba yun? Ang mamaya, dito tayo lalayo dito. Marami sa Romans kasi magkatandim po yung Romans sa Galatians. Sinabi rin po doon ang tunay na Israel, sa Galatians 16, meron later. But anyway, dito lang tayo sa 3. Hindi tayo lalayo. Okay, kaya sinasabi niya, malinaw, silang nanampalataya, sila nga ang mga anak ni Abraham. E paano naging anak? Hindi ka naman anak eh. Ito nga yung pinag-aaral natin. Pwede kang maging anak. For example, yung mga, yung si Father Edson na gano'n dito. Kaya natutuwa ako dito. Simpleng tao lang, di ba? Nakilala niya siya na maliit pa. Pero natutuwa ako dito kasi hindi sila nagkaanak eh. So, sayang. Pero, kaya sumasama si soul winning. Sabi ko, bad, kahit wala kang anak, marami kang anak sa Panginoon. Kung soul winner ka. Amen? Amen. Kaya dapat tayo lahat soul winner eh. Kasi minsan yung anak sa laman, maganda rin yan. Kaso minsan, either limitado tayo, or, nga, limitado tayo sa physically at minsan sa financially, di ba? Pero ang maganda sa anak natin sa pananampalataya, eh, pwede mo rin tulungan, pero yung dapat talagang gusto ng Diyos para sa kanila, di ba? Maligtas sila eh. So sabi dyan, anak na natin sila in a way, okay? Dahil tayo ginamit tayo ng Diyos. So, pero dito, specifically, anak tayo ni, sabi dyan, Abraham, and then mamaya, pupunta yan sa anak ng Diyos. Okay? Second to the last verse. Okay? Di ako kumbinsido, pastor eh. E, tingnan natin. Kung di ka kumbinsido na, ano kinalaman ni Abraham? Anak nga ni Abraham yun eh. Ano kinalaman ng faith dyan?
So, ito sabi sa Bible, and the scripture foreseeing, ito yung patunay dito na ito maganda yung Bible kasi, even tayo nasa New Testament na, hindi na may ini-interpret mo yung New Testament sa gusto mo eh. O, titignan natin, yun ang challenge ni Paul dito. Sa Old Testament pa lang, sinabi na yon. Paano sinabi yun? O, ito na. Tingnan natin sa Genesis kanina, saan yun? Genesis 12 nag-umpisa. Hindi, pero inulit kasi ito eh. Sorry. Seed. Dito lang tayo sa Genesis 12 onward. Inulit po yan. Ayan. So, ibig sabihin po ng seed, isa sa mga ibig sabihin ng seed ay buto, and therefore, which is magpupudos ng bunga, at pag kinumpara mo ngayon sa tao yan, ano yan? Ito yung mga anak, o yung mga descendants. In a way, tama po yun. Ito na. Okay, yan. 12 pa rin pala, tama. So, after niyang pangakuha ng mga blessing kanina, ito yung sinabi sa kanya. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar to the Lord and appeared to him. So, pinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang mga descendants. Pero pansinin nyo dyan, ba't hindi seeds? Kasi pag sinabing descendant, marami. Di ba? Na anak ko, seed ko yan. E paano yung mga anak-anak niya pa? O yung dalawa anak ko, tatlo. Okay? So, paano yun? Kaya sinabi din sa Galatia, mabalik tayo dito, napansin niya yun eh. Sinabi niya, ginawa niya, hindi yung big deal, pero yun talaga eh. Sabi niya dyan, sabi yan, and preach before the gospel to Abraham, mamaya pa pala yung seed, no? Pero, dito muna tayo, sorry. Mamaya tayo sa seed, tsaka seeds. Pagkakaiba sa verse 13 pa yan eh. Dito sa 8 muna, alam na ng Diyos na ang alam na ng Bible, ng scripture ng Diyos ay pagpapalain niya, sinabing justify, ililigtas yan eh. Equivalent po yan, justified by sin, tinuring na banal at walang kasalanan. Eh lahat tayo makasalanan, pero pag anong palataya ka, alam niyo na yan, ligtas na kayo, di ba? Tinuring tayong walang kasalanan, therefore tayo naging anak ng Diyos. So sa pamamagitan ng pananampalataya, kasi nga naman, kung ikaw, hindi ako, anak ba ako ni Abraham? Hindi ko alam eh. Malamang hindi. Wala eh, sino ba? Sino bang kakontemporary ni Abraham? Na, wala, si Job. Okay? So, hindi na nga binanggit ng parallelism. Pero sino si Job? Ligtas ba si Job? Paano siya ligtas? Eh, kung hindi siya Abraham. Kung wala, magkabat sila na Abraham. Eh, definitely, hindi na siya anak ni Abraham. Ibig sabihin, hindi na siya mailigtas. Obviously, hindi. Kasi nga, ang pagiging ligtas pala yung sa pamitan pananampalataya. And therefore, kahit kunwari, ako yung si Abraham, tapos mas matanda pa sa akin, maliligtas siya. Definitely, hindi ko siya anak. Pwede pa rin kasi yung pananampalatayaan ko, kung pananampalatayaan rin niya, eh di anak din siya ng Diyos, di ligtas siya. So, walang unfairness po sa Panginoon eh. Amen? At ito, nakakamangha to, sabi dito, sinummarize ng Galatians 3:8, kung anong klase yung gospel na ito yung mga tanong kasi paano sila maliligtas sa Old Testament? Eh, hindi pa namatay si Jesus. Yan yung mga common question, di ba? Hindi pa siya namatay. Paano sila mananampalataya kay Jesus? Kasi ang gospel ay ang buhay ni Jesus, ang kanyang buhay, pagkamatay, pagkalibing, at muling paggawa. Eh, hindi alam naman ni Abraham yun eh. So, ito sabi, alam niya eh. Ito sabi ha. And the scripture foreseeing that God would justify the hidden through faith. Isa-isay natin ha. Alam na ng Diyos at nilagay niya sa scripture na alam na ng Diyos at talagang gagawin niya na even yung mga hidden na tinutukoy, sinabi hidden, di anak na nang walang kinalaman sa Israel yan, mga pagano, pero pa maliligtas pa rin sila. Sila yung maja-justify. Paano? Sa pamagitan ng pananampalataya na again, lahat tayo pwede natin gawin. Basta ma-preach natin yung totoo at tinanggap natin yung katotohanan ng gospel. Eh ano nga yung gospel? Hindi pa rin narinig yun eh. Sabi dyan, ito yung gospel. Saying, in thee shall all nations be blessed. Nakilala nyo kanina? Yung sinasabi pala doon na lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham. Ano daw pala yun? Yun na yung gospel.
paano naman nangyari yung, kasi nga, ganito po yan. Kahit tayo, tinanggap natin si Jesus, ano ba yung tinanggap mo talaga? Ikaw yung makasalanan, wala kang magagawa eh. At ang Diyos lang ang pwede magligtas sa'yo. At paano ka maliligtas? Hindi sa paggawa, kasi nga, hindi mo kaya. So, siya yung gumawa ng paraan sa panahon natin, si Kristo na matay, alam natin kasi sa history. Pero sa kanila, pag tinin nila yung even yung Adam and Eve, paano nililigtas sarili nila, may pinatay na hayop, dinamit sa kanila yung balat ng hayop na nag-symbolize ng righteousness ng ng Diyos, ni Jesus. Kasi siya yung pinatay din para sa atin. Nakuha niya ba yun? So, meron pa rin paralel po yan. Naintindihan po ng mga tao yan sa panahon nila. Ngayon, inaway parang, hindi, kasi pag ang nasa utak mo lang blessing, pera, wala na. Okay? Wala na, hindi mo na maintindihan. Pero, kung naintindihan mo, at tatanggapin mo na yung blessing dito, of course, cover niya yung pinakamagandang blessing, which is kaligtasan, hindi mahirap intindihin. Amen? Amen. Kaligtasan, blessing yon, ang pinish kay Abraham even before, pagpapalain lahat ng nation. Hindi definitely anak-anak yun kasi hindi naman niya anak lahat ng nation. Pero, kung ang pangako, mamaya punta pa tayo dun eh, ay sa pamagitan ng pananampalataya, obviously, yan ay message na pwedeng panampalatayanan. So, posible. Okay? Kung hindi niya nakuha yun, makukuha niya yan. Tuloy natin. 9. So, then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Sa Tagalog, silang mga nananampalataya, kanina kinocompare yung works, at pananampalataya. So dito tayo, kung yung mga nananampalataya, andito ka, nananampalataya ka sa sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay pagpapalain din ng katulad ng pananampalataya nung tapat, no? Pag sinabing faithful, tapat, or pwede sabihin nanampalataya, ibig sabihin, faithful, ibig sabihin, nanampalataya. Katulad ng pananampalataya ni Abraham, nanampalataya ka rin, pagpapalain ka rin ngayon. At ano yung pagpapalain tinutukoy natin ngayon? Kaligtasan. Okay? Yun po yun. Tuloy, ito po yung madalas nating kinu-quote. Ba't natin ito kinu-quote? Pag may mga tao dyan na naniniwala sa works salvation, ibig sabihin, or works plus faith, or faith plus works, ibig sabihin, maliligtas ako, dapat, maglingkod ako sa Diyos. Manampalataya, and then maglingkod, magpa-member, magpa-baptize. Ito yung kinu-quote natin kasi, hindi, sabi, sinumpa na kayo eh. Lahat ng tao sinumpa. Lalo na pag nanatili ka dyan sa puro gawa. Nakakasunod po ba kayo? Medyo heavy tayo ngayon hanggang hapon. Okay? Ito na. Makibasa nyo nga. Ready, go. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Tagalog, pag hindi mo nasunod lahat, ikaw ay sinumpa. Dito yan po sa Deuteronomy, no? Nasa na ba yan? Sa bandang huli, yung makita. Yung sinabi doon na ang daming sinabi, and then pag hindi mo sinunod dyan, curse ka. Nasa na ba yan? Law. Yan, okay. 27. Deuteronomy, alam niyo po yung Deuteronomy, inulit po lahat ng batas at napakaraming batas. Huwag mong gagawin to, ito yung gagawin mo. Huwag mong gawin to, gawin mo to. Dito sa Deuteronomy 27, so dito po yan lahat, no? Sabi dyan, cursed be that lied with his mother-in-law. Binabanggit ko kanina sa... Huwag kang sisipin kasi nga, isa lang asawa mo, lalo na yung kamag-anak mo, wag. Kapatid, nanay, nanay-in-law, auntie, mga ganyan. Sinabi lahat yan, huwag niyong gagawin yan, huwag niyong gagawin yan. Pero bandang huli, sabi dito, makibasa niyo sa 26, steady, go. Ang sabi nun, ang sabi nun. O yan ang sinabi ko. Gawin nyo yan. Eh syempre marami pang batas, hindi nabanggit dito lang. Sabi, basta sinabi ng salita ng Diyos, hindi mo sinunod, sinumpa ka. Kasi ganun yan, ang Diyos ay ayaw sa kasalanan, eh nagkasala ka kahit isa lang.
lagi natin example sa Ten Commandments, di ba? Pero halo-halo po yan eh. Kasi, kunwari, hindi ka nagnakaw, pero nagsinungaling ka. Anong tawag sa'yo? Offender ka. Di ba? Katulad yan, bakit kayo kukulong? Maraming batas. Masama magnakaw, mapumatay, manakit, magnakaw, mag-estafa. Marami yan eh. Kanya-kanya yan. Pero lahat yan, kunwari sa panahon lang natin, kulong. Kunwari, di ba? Eh, hindi naman ako nagnakaw, kaso nang estafa ka naman. Kulong ka rin. Nakita niyo yun? So, pagkaligtasan ng pag-uusapan, eh, dalawa lang yan, langit at impyerno. So, kahit di ka nagnakaw, kung nagsinungaling ka, impyerno ka rin. Okay, malinaw? Kaya pabalikan lang dito, ganun din yung sinasabi dito ngayon. Pag ikaw, ang format ng kaligtasan mo, according to the law, pagsunod sa batas, kailangan ka maligtas para dapat, paano ka maligtas? Dapat sumunod ka sa batas. Sabi, under the curse ka, at sabi din nga sa soul winning natin, sa Romans 3:23, ano sabi doon? Ang lahat ay nagkasala, di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa 6:23, ang sabi doon, kabayan ng kasalanan, kamatayan, hindi impyerno ka. Okay? Sabi naman dito, sinumpa ka. Alam niyo yung sumpa, kahit sa panahon natin, alam natin yung sumpa, di ba? Sinabi sumpa. Ano yun? May masamang mangyayari sa'yo. At pagkaligtasan ng kaluluwa, sinag-usapan natin, hindi kaligtas at impyerno ka. E sabi dito, anong kailangan mong gawin? Pag ang sinusunod mo yung batas na ng batas ng Diyos, even batas ng Diyos, at gusto mong gawin lahat yon sa palagay mo, yun ang magliligtas sa'yo. Sabi dyan, nasa curse ka, hindi mo magawa yan, and therefore, hindi ka maliligtas. Yan. At sabi pa dyan yan. So, yun na yan. So, ito yung favorite nating verse. Sabi dyan, but the man is justified by the law. Wala talagang na-justify. Again, meron actually na-justify. Gumawa ng mabuti, reward ka, hindi ka gumawa ng masama, hindi ka makukulong. Eh, ba't sinasabi niyang wala? Kasi nga, sokdo lang po yung pinag-uusapan natin dito. Kaligtasan po ng kaluluwa, walang iba. Ikaw ay magbabuti, kaso masama ka pa rin. Makasalanan ka pa rin. Gumawa ka pa rin ng kasalanan. Eh, sabi dyan, sa pag sinuma mo yan, walang maja-justify sa paggawa ng batas. Lalo sa harapan ng Diyos. Yan ang dinagdag dyan kasi nga, alam natin, minsan eh, kaya nga ako na-promote kasi sa palagay ng boss ko, magaling ako. Yun ang itama. Pero pag sa harapan ng Diyos, ano, kita niya yung kasalanan mo eh. Ano yan? So, hindi ka ma-justify sa harapan ng Diyos sa paggawa ng mabuti kasi nga, ito po yung kinote sa, ano ba to? Habakuk, no? Kaya sabi dito, bakit wala ma-justify sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng paggawa ng mabuti? Kasi ang matuwid ay mabubuhay or mamumuhay sa kanyang pananampalataya. Ang hina-highlight mo diyan kanina pa yung pananampalataya, di ba? Eh paano ka nga mabubuhay sa kung ano yung tama kung hindi ka nanampalataya una? Nakita niyo yun? So ang ginagawa dito, tinitimbang po ngayon ano yung mas mabigat sa paggawa ng batas sa pananampalataya. Ay, syempre, gumawa ng batas. Ay, kaso kung ginagawa mo yun, parang yung mga atheist. Sabi niya, ay, may kilala akong atheist, di naniniwala sa Diyos, pero gumagawa ng mabuti. Bakit niya ginagawa yun? Diba? Hindi dahil siya'y mabuti, kasi ayaw niya mahuli, o iba, nagkukunwari, diba? Kaya dapat di naman excusable sa atin. Yung mga bakla, may kilala ko, bakla, hindi naman ang gaganyan eh. Ang gibintangan niyo, ganyan. Mabait nga eh. Inaalok nga ako ng pagkain. Ako, ingat ka dun. Hindi, ibig sabihin, inalok ka ng magkain, mabuti na. Diba? Parang, kunwari, mayroon ako dito ang trap ng ibon. Walang daga. Sorry ha. Hindi makain. Hindi nilagyan ko ng maraming peanut butter dun sa, kasi gusto ng daga yun. Ay, mabait ka talaga, sabihin ng daga. Ganun ba yun? Hindi kompleto yung pangunawa mo sa mga bagay na yan. Pag ang basihan mo lang ng mabait at hindi, binigyan ka. Okay? Masyado kang mababaw. Diba? Kaya ka binibigyan para later ikaw ay matrap. Yung di minsan yung mga business. No? Hindi, minsan di masama yung free taste. Pero minsan, masama yun. Minsan. Lalo kung addicting yan. Di ba? Ayun. So, diyan muna tayo. Amen? Gutom na tayo. So, saktong-sakto yan sa ating ending. Mamayang hapon po, lalo natin nanamnamin yan. Okay? Para hindi na makapasok yung sa church natin yung ganyang klaseng turo,
na again, maniwala kayo sa hindi, kahit sa mga Baptist, pumapasok. Amen? So let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again as we learn this, Panginoon, as we study this. May makuha namin and therefore ay establish ang mga puso. Ituturo din namin ito sa ibang mga walami sa buhay, mga kaibigan. In a way, Panginoon, na ginawa niyo din sa akin, Panginoon, gamit ang inyong salita at inyong katotohanan. I pray na bawat isa, Lord, ay mapalain niyo, Lord, katulad ni Abraham. Na again, hindi po siya magaling ngayon. Pala, pinili niyo siya. Especially siya po ay malinaw din na sinabi, siya po ay nanampalataya sa inyo, naniwala siya, tiwala siya sa inyo na kayo po ay mabuti at gagawa kayo ng mabuti, Lord, hindi mapapahamak. And therefore, yun po yung klase ng pakampatay na magkaroon kami sa inyo, Panginoon. So, this time, Panginoon, maraming salamat sa kainan din namin, nagpalain namin kain, food, fellowship, Panginoon, practice, at iba pa, Lord. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.